So for today's video, I will teach you on how to edit your thumbnail. But first, you need to have this application, Picsart, this one. We'll open the Picsart. Yan, makikita po natin sa may bandang gitna sa baba yung plus sign. Click that plus sign. And then, hanapin natin yung backgrounds. See all. Then, maghanap ka na lang ng background kung ano yung background na gusto mong ilagay. But for me, I prefer yung mga ano lang, yung mga plain colors lang para hindi masakit sa mata at parang walang conflict kung tignan, hindi magulo tignan. But I like this one. So girly. Yan. So napili ko na siya. So yung kailangan natin is i-click natin yung tools and then crop. Tapos hanapin na lang natin yung YouTube. Click natin yung YouTube kasi my preference size kasi yung mga thumbnail natin. So yung YouTube yung i-click natin. Then, gusto ko siyang ibaba siguro, ganyan, o mas maganda ba ganito? Light or dark? Ah, mas gusto ko yung light. Yan. So, check na lang natin. Yan. So, itong size na lalabas is yan mismo yung size na ideal para sa mga thumbnail natin. Next is, add photo. Kung ano yung photo na gusto mong ilagay, yan, add. Tapos, yan, naka-add na siya. And then, hanapin na lang natin yung free crop. Free crop. Yan. So, kailangan natin siyang i-crop or i-cut yung background niya. Meron kasi siyang mga choices. It's either brush. Kung gusto mo siyang brush, yan. Ay, yan kinulayan mo. Yan lang yung lalabas na image. Like this one. O yan. Yan yung kinulayan ko. Ibalik natin. Tapos gusto mo siyang i-erase. Or meron din tayong lasso. Yung lasso is parang, parang siyang ano, Photoshop. Yan. Pero nahihirapan ako dito kasi hindi naman talaga kasi ako editor. Nakita nyo sa may upper left side. Yan yung guide niya mismo kung ano yung magiging itsura ng pagkat mo. Pero parang mas mahirap kasi siya sa akin. So, i-cancel na lang natin yan. Ah, anyway, hindi ko nasabi kanina, yung brush is may sizes siya. Pwede mo siyang i-change into a smaller brush. Same as eraser. Pwede mo siyang yan. Pero kung gusto mo talagang mas madali, dito ka na lang sa select. Select person. Na-select na siya, automatic na. Kung sino yung person na makikita doon sa image, yan yung isi-select niya. It's either person, face, hair, head, background. Pero since person naman, mahirap naman na yung hair lang yung kailangan makita, diba? So, kailangan mo talaga i-click yung person or face lang, diba? Ang hirap naman dun. So, ayan, itry natin siyang i-check kung nakuha ba yung buong image ng person. Yan, medyo may putol. May putol na parts, kailangan natin siyang balikan. So, this time, magagamit na natin yung brush. Kasi hindi kasi lahat ng part ng body ko or hindi lahat ng part ng image ko ay nakita. So, kailangan natin siyang gamitan ng brush. Pero konti na lang natin siya yung size para hindi tayo mahirapan, no? Yan. Kailangan mo siya i-brush. Yung part na hindi nakita, yung part na putol. Yan. Yan. So, i-check natin kung okay na ba. Ayan. So, okay na siya. Pero gusto ko din yung tanggalin yung parang may puti-puti sa gilid. Kung gusto mong tanggalin yan, kung may mga sobra-sobrang part ng side mo, may sobra-sobrang nasali doon sa side mo, pwede mo naman gamitin yung eraser. Yan. Yan. Check natin ha. Yan, okay na yan sa akin. So, save. Bali, yan yung lalabas. Yan, ipagilid na lang natin para hindi masyadong pangit tignan kasi putol yung... Next is, hanapin mo yung shadow. In the shadow. Ay, hindi pala shadow yun. Shallow pala yun. In the shadow. Shadow. Yan. Kung gusto mo siyang medyo hindi halata yung shadow or gusto mo talagang itim na itim yung shadow, adjust mo lang yan dyan sa blur. Pero pangit naman tignan pag itim na itim talaga yung shadow, no? So, yan yung... Yung opacity is, parang ganun na din. Gusto mo siyang i-block or gusto mo siyang medyo hindi halata. Yan. Next is position. Saan mo siya gustong ilagay? Dyan ba? O dyan? Or vertical dyan? Sa taas? Or sa baba? Yan. Siguro yung pantay lang. Tapos, gusto ko siyang ilagay dito. Na side. Mas maganda ba siya tignan? Mas maganda siya tignan dito ng side. Yan. So, yan. Okay na yan. Tapos, click mo na lang yung check. But before mo i-click yung check, make sure mo talaga na okay ka na talaga dyan sa image na inedit mo. Kung okay ka na dun sa, ano niya, yung effects niya, sa shadow niya, or whatsoever. Yan. Kasi pag in-click mo yung check, hindi mo na siya ma-edit mismo yung picture. Okay na yan sa akin. So, check ko na yan. So, yan. Na-click ko na yung check. Hindi ko na ma-remove yung image. Automatic. Pag gusto mo siyang i-click, yung kabuuan na talaga ng image yung lalabas. Yan. So, next is, mag-insert ulit ako ng photo. Yung logo ng Picsart. Kasi yan yung gamit ko na editor. Yan. Na-insert na siya. And then, gusto ko siyang i-shape
as circle. Circle. Saan yung shape yan? Click mo yung shape. Tapos, piliin mo na lang yung circle. Mas maganda kasi tignan yung circle. Yan. Save. Tapos, ilagay mo siya dyan sa kilid. Parang ganyan. Pinapresenta mo yung Picsart na logo. Di ba? Galing. Wow! Ay, lakihin natin yan. Okay naman siguro ng ganito. Okay lang ba siya ganyan? Ay, hindi. Okay lang yan. Yan. Tapos, lagyan na lang din natin ng shadow para medyo maganda siya tignan. Tapos, transfer natin yung shadow sa kilid. Yan. Siguro, itin natin ng konti. Angit man. Yan na lang siguro. Yan. Haya na lang. Dito na lang natin siya ilagay sa baba. Yan, fix art. Tapos, yung ilalagay ko dyan sa may kamay ko. Ha, okay na to, okay na to. Yan, okay na yan. Tapos, since okay na rin ako dito sa logo, i-click ko na lang din yung check. Next is, gusto kong maglagay ng text. Hanapin mo yung text. Tapos, type mo, how? Mas maganda siguro pag yung gamit mong font is capital lahat para mas klaro. How I edit my thumbnail. Yan. Dyan ko siya ilalagay sa bandang taas. Tapos, advice ko lang ha, pansin ko, mas maganda tignan pag yung text ay nakalagay sa may upper side or sa left side. Kasi pag ilagay mo siya doon sa may right side, lalo na doon sa baba, ay hindi siya mababasa dahil sa may right side, sa baba, ay doon nakalagay yung time, kung ilang minutes or ilang time yung video mo. Kaya hindi mababasa yung text. Yan. Kung gusto mo siyang i-change yung, yung font niya, marami namang choices dito. Mas maganda yung readable na yung font para mas madaling mabasa. Kasi minsan kasi iba sa, ang ibang mga naghahanap ng mga tutorial or ibang naghahanap ng mga videos, hindi na nila binabasa yung title ng video mo, pero tinitignan nila yung thumbnail mo. Pag maganda yung nakasulat dun sa thumbnail mo or maganda yung pagkaka-edit sa thumbnail mo, kahit hindi na nila basahin yung title ng video mo, ay automatic, kiklik na nila yon. Yan, maganda din yun. No? How I edit my thumbnail. Ano yun? Short sack. Pero mas gusto ko to. Yan, napili ko na siya. And then, kung gusto mo siyang i-change yung color niya, pwede naman. Maganap ka na lang kung ano yung magandang kulay na mabagay doon sa background mo. Siguro, mas gusto ko siyang ibagay doon sa logo ng Picsart para magandang tignan. Di ba, feeling editor? Tapos, stroke. Stroke? Or na-stroke lang, no? Click mo yung stroke. Tapos, yung ibig sabihin ng stroke ay yung, yung gilid ng text niya. Yan, pag gusto mo siyang palakihin, yan, amount ng stroke niya. Pero ang pangit naman tignan, no, pag medyo makapal, hindi mababasa yan. Yung patamtaman lang para medyo hindi masakit sa mata. Yan. So, gusto ko rin i-change yung kulay. Gusto ko rin i-change yung kulay ng stroke niya. Maganda yung puti siguro. Stroke. Puti na lang siguro, puti. Yan. Puti na lang para hindi masyadong nagbaliktad-baliktad yung mga kulay dyan. Hindi masyadong mag-low. And then, sa shadow. In the shadow, shadow. Yan. Lagyan mo na lang din ng shadow para may effect-effect naman dyan. Hindi masyadong boring. Boring na nga yung life natin, tapos pati yung thumbnail natin boring na, di ba? Yan, kailangan mo lang siya i-adjust dyan. Parang magulo naman tignan. So, i-adjust natin ulit yung shadow niya. Shadow! Position. Buti pa yung shadow, may position. Samantalang tayo, wala tayong kaposisyon-posisyon. Yan, yan. Kung gusto mo rin i-change yung kulay ng shkolay, kung gusto mo rin, pasensya na kayo, bisaya kasi ako, mahirap mag-Tagalog. Eh, nako. Kung gusto mo i-change yung color, yung kulay ng shadow natin, pwede naman. Doon ka sa shadow, i-click mo yung shadow, tapos color. Yan, gusto mo ganyan, or ganyan. Hindi maganap tayo kung ano yung maganda. Ah, yan, gusto ko parang logo talaga ng Picsart, no? Yan, gusto ko yung purple. Yan, o diba, bongga? Okay naman siguro to. Hindi na kailangan masyadong maarte. Simple lang, tapos maganda. Yan. So, i-click mo na lang yung makikita natin sa bandang gitna sa taas, yung arrow down. Tapos yun na, nakasave na siya sa galleries. Ganun lang siya kadali. Sana may natutulan kayo sa video na ito. Huwag niyong kalimutan na mag-like at mag-comment. And kung bago ka pa lang sa channel na ito, please don't forget to like and subscribe. Balik-balik. Please don't forget to subscribe. Subscribe lang kasi na-mention ko na kanina yung like. Okay, bye-bye!